Yan, makikita nyo, iniikot ko siya. Iba, ikakambyo natin siya ng sekunda. Ayan. Kung makikita nyo, kumakapit yung gear niya. Ayan, ipermera natin siya. Ganon din sa permera. At ibabalik natin siya sa neutral. At ikakambyo natin uli siya ng first gear natin. Ayan, kumakapit uli kung makikita nyo. Third gear, second gear. Okay. Pagdating ng third gear, kung mapapansin nyo, yung gulong natin ay dire-diretso na ang ikot. Ayan yung ibabahagi ko sa inyo. Magpapalit tayo ngayon ng transmission gear sa third gear niya. Kasi kung makikita nyo, dumudulas na siya. Ayan, ito na nga yung mapapansin nyo, yung third gear natin halos maubos na para yung sprocket natin. Pag malilit na yung ngipin ay dumudulas na. Ayan, at ito rin yung sa windshield natin. Ayan. Ubus na rin siya kung makakita nyo. Kaya, yun nga. Konti na lang yung nagpapangabot sa kanya. Kaya, dumadaplis na siya. Ayan, kung makakita nyo yung parehas yung mag-asawang gear ng third gear, kung makikita nyo, halos maubos na. Ito yung problema ng motor kapag halimbawa ayaw kumambyo ng o kahit saang kambyo, perbera, tercera, pag napapansin nyo na may problema sa kambyo or pag tumatakbo na yung motor, halimbawa naka first gear kayo, hindi na normal yung nararamdaman yung tunog sa first gear nyo sa makina, parang bakal na hindi nyo na maintindihan, magpalit na kayo ng gear. Ayan, ito na nga yung mga parts ng TMX125 natin na nalinis na, augasan na natin. Kung makikita nyo, malinis na silang lahat. For assembly lang to. Ito nga yung karugtong nung nakaraan natin video tungkol sa TMX125 Alpha na sira yung third gear. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Panoorin nyo to hanggang dulo para magkaroon kayo ng idea o konting kaalaman man lang pag nagkaroon ng sira yung makina nyo. Pero bago natin umpisan to, hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, magsubscribe ka na at pindutin mo yung notification bell at kalimbangin mo na rin yung all para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. Ayan, nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. Ayan, maraming salamat sa inyo. At sa mga magsusubscribe pa, intro muna tayo. Ayan, umpisa na natin. Una natin ilalagay itong midshaft gear para sa gear natin. Siyempre, yung washer. Pag nilagay na natin to, ilalagay na natin yung share clip nito. Ayan. Kailangan lang may share clip remover para mabilis ikabit kasi medyo mahirap ikabit itong share clip natin or lock ng gear natin. Ayan. Lalagay nyo lang siya pababa para hindi nausog yung gear natin. Ayan, nalagay na natin yung third gear. Kailangan din ikot-ikotin nyo kung maluwag ba o matigas. Kailangan sakto lang. At saka isusunod na nga natin to. Ayan. Simple lang, susunod-sunod lang nyo lang. Pero hindi nyo pa masyadong abisado, huwag nyo na masyadong i-dismantle yung mga gear natin at saka yung washer kasi or pag i-dismantle nyo rin, kailangan yung naka-segregate or naka-align para hindi na kayo mahirapan magbalik. Yan, dalagay lang natin itong lock.
Ito naman, kailangan inunahin natin yung circlip bago natin ilagay yung washer. Yan. At ito na yung gear natin. Siyempre, may gear natin yan. Ayun, nakalimutan natin yung washer sa gitna, kaya kailangan may washer din yung sa gitna bago sa dulo. Ayan, buo na yung ano natin, yung windshield transmission. Ayan, kung makakita nyo. Medyo maging curious kayo sa parts, lalo dito sa transmission, kailangan yung galaw-galawin, isit nyo kung sakto yung ano. Ito naman yung countershaft natin, ito na nga yung third gear sa countershaft. Ayan. Ayan, ilalagay muna natin tong washer, ayan. At syempre yung bushing ng gear natin. Syempre itong washer na, gear na to, at meron po tayong washer dito sa dulo. Ayan. Ito na rin yung countershaft natin, buo na siya. At ito rin yung windshaft natin, ayan. Ganito yung forma nito sa loob. Ayan. Ganyan yung forma niya. Pero, ayan. Kailangan yung sipatin ng gusto yung gear. Kung, ayan. Double check natin yung gear. Ayan. Mga gear natin, kung kompleto yung washer at kung kompleto yung okay yung pagkakalagay ng gear natin. Siyempre i-play natin yung nilagay natin kung okay ba yung play. Yan. Makita nyo, malambot siya, malambot siya. Mabilis lang siya mag-slide. Yan, okay na yung transmission natin. At ito namang kick starter assembly natin or kick shaft assembly. Yan, ilalagay lang natin to dito sa loob ng spring para di natatanggal yung spring natin, at syempre itong washer nya. Yan, pag nasit nyo na lahat yung kick starter shaft, transmission gear, pwede na kayo magbuo. Yan, magbubuo na tayo ngayon. Yan. Ang unahin lagi natin dito pag nabubuo tayo, syempre yung kick starter shaft or yung kick starter assembly natin. Yan. Kailangan naka-sheet siya doon sa naka-sheet siya dito sa ano natin. Sa, at kailangan din nakakawit yung spring natin at yung stopper natin naka-set dito sa may gitna ng ano natin, ng daanan ng shifting shaft. And ito naman yung, ganito naman yung paglalagay ng transmission gear. Kailangan sabay silang dalawa. At syempre kailangan kayo maging maingat, dahil yung washer natin, pag hindi tayo maingat, nalalaglag. At isusunod na nga natin itong shifting fork natin. Ayan. Yakabit lang natin tong shifting fork. At syempre itong shifting drum natin. Pag naglagay na natin yung shifting drum, i-inline lang natin sa groove yung shifting fork natin. Kapag na-inline na, lalagay na natin yung shifting shaft natin or yung shifting fork shaft, at ilalagay na rin natin tong crankshaft natin. Ayan. Ngayon, syempre bago nyo takipan, double check na ng maigi. Ayan. Kailangan kasi pag nagbuo tayo, nasa baba yung pinaka crankcase
right side natin. Ayan, ito naman, bago nyo ilupog, kailangan yung timing gear nakasit na kung hindi nyo kinalas yung cam loop gear natin. Bago nyo pupukin dahan-dahan, kailangan naka timing gear. Tapos, itong kicker naman, kailangan nyo siyang ikutin ng konti para sumakto dun sa butas. Kasi, kita nyo naman pag may spring na wala pa yung crankcase, nakatagilid dun ng konti. Kaya kailangan nyo ikutin para pumasok dun sa butas. Ito na nga yung timing na sinasabi ko. Yan, kung makakita nyo, yung timing mark kailangan magkatapat. O yung timing mark na parang bilog. Bilog lang siya. Kailangan magkatapat lang yun. Hindi naman mahirap po yung TMX natin. Yan, lalagyan lang natin to ng tornilyo paikot. Yan. Lagay lang natin ng mga tornilyo. Ayan. Ang paglagay naman ng crankcase natin, pag gusto na sikipan, kailangan nyo pa rin pupukay ng dahan-dahan para lumapat yung tinatawag nating push plug pin. Yung push plug pin ay nakatutok yun sa bearing ng crankshaft natin para hindi siya masyado mag-vibrate. Ayan. At syempre yung pagigpit ng tornilyo natin, kailangan crosswise. Ayan, at isusunod na nga natin tong block natin, pero bago nyo ilagay yung block, kailangan natin naka yung ring natin hindi dapat nagkakatapat yung mga groove para hindi nasingaw yung ano natin, compression, or para hindi rin papasok yung langis natin sa combustion chamber. Ayan, lalagyan na natin tong cylinder block natin. Ganun lang siya kadali. Mas madaling buuin yung TMX 125 o yung mga push rod engine kaysa sa mga timing chain engine. Dito naman na siguraduhin yung nakabuka yung cam follower kasi baka kakalang sa cam lover natin. Bago nyo isagad yung block natin, kailangan ibuka nyo ng konti yung cam follower para hindi siya babalik sa ano, kailangan yung dinan yung cam follower shaft para pumit dun sa natin sa wave washer. At isusunod na natin tong cylinder head natin. Ayan. At syempre yung tornilyo ng cylinder head natin. Ayan. Ayan. Siyempre, ito pang isang tornilyo dito sa cam follower shaft natin. Ayan. Igpitan lang din natin to. Ayan. Yan, okay na. At isusunod na nga natin yung tornilyo dito sa cylinder block natin. Ayan, yung dalawang 8mm na bolt. Yan, ihigpitan lang din natin to.
Kaya napakadali lang ng pagkabit ng or mag-top overhaul ng TMX 125 basta naka-timing na, hindi na kayo mahirapan mag-salpak-salpak. Siyempre, ito lang ang push rod at rocker arm natin. Yan, kailangan lang nakatutok dito yung ano natin, push rod. Yan. Kapag nakalagay na yung push rod natin, nakatutok na sa rocker arm natin, kailangan nating lagyan ng yan, tutornilyohan na natin siya. Ang gagamitin nyo dito na socket ay 12mm. Yan. Yan, siyempre, check to rin yung clearance kung nagbago ba kapag nakabit nyo na yung ano, yung rocker arm natin. At dito na tayo susunod sa clutch side natin. Ang muna ikakabit natin dito yung tinatawag nating star dun sa karugtong ng shifting drum natin. Dito tumatama yung shifting shaft natin para siya mag-rotate, para siya magkaroon ng kambyo. Ayan. Tatama nyo lang yun sa dowel kasi may dowel naman tong shifting drum natin. Ayan. At isusulod din natin dito yung shifting shaft natin. Ayan. At huwag nyong kalimutan yung washer ng shifting shaft natin kasi napaka-importante nun. At ilalagay natin tong pinion gear. Ayan. At itong clutch housing assembly natin. Ayan, ikot-ikotin nyo lang para tumama sa gear. Ayan, nakalagay na yung clutch housing natin. At itong washer. Ayan. At ito naman yung clutch assy natin. Clutch assy, ito yung binubuo ng clutch disc, clutch lining, clutch plate, spring. Ayan. At lalagay na natin itong mga tornilyo. At syempre ito pa. Ito naman, kailangan natin ilagay ito kasi dito napupunta minsan yung mga dumi ng ating langis kasi dito nag-iipon yung mga ibang dumi ng langis natin. Ayan, kahit magkabaliktad yung nut nito, okay lang kasi parehas lang sila ng sukat. Ayan. Ibitan na natin siya. Ayan. At check nyo rin tong ano, yung shifting shaft natin kung hindi gumalaw. Kailangan hindi gagalaw para hindi magkaroon ng problema yung pagkambyo natin. Ayan, tatakpan na natin to. Ang tornilyo naman ito ay screw, flat head screw pala. Ayan. Higpitan lang din natin to. Ito naman ay kahit din yung nagamitan ng impact, basta may higpit lang yung pagkakanyo ng tornilyo para di siya luluwag. Ayan. At ilalagay na natin yung bearing ng ano natin. Siyempre, bago natin ilagay, double check tayo. Ayan, ilalagay na nga natin tong bearing natin. Tsaka yung push rod. Ayan. Kailangan palapatin nyo yung bearing. Ayan. Huwag nyo naman palawin ng malakas. Baka naman
matanggal yung stopper ng bearing natin. Ito naman yung push rod. Ayan, okay na yung clutch side natin. Pwede natin siyang takpan. Yung gasket, din na tayo nagpalit ng gasket kasi okay naman dito sa clutch side. Ayan. Double check natin kung tama yung pusrad natin. Ayan. At ilalagay na natin tong cover. Bago kayo magkukover lagi, kailangan double check kahit maalam na kasi ito yung pang pinakasiguradong ano, paraan. Ayan, papalapatin nyo lang. Ayan, nakalapat na yung clutch cover natin. Maglalagay na rin tayo dito ng mga torilyo. Ayan. Tornilyohan lang natin to paikot. Ayan, okay na yung clutch natin at isusunod na nga natin yung pag-check ng ano natin ng transmission. Kailangan yung ilagay muna yung shifting pedal. Ayan, cambio, tapos ikot ng countershaft natin kung pumapasok yung cambio natin. Ayan, pabalik. Ano lang kasimple para makasigurado tayo bago natin isalpak sa chassis kung okay ba talaga yung gawa natin. Kailangan laging double check kasi mahirap na trabaho yung baklas tayo. Ayan, susunod na natin dito yung sa magneto. Ayan, ikot-ikotin nyo lang yung magneto para pumasok. Ayan, pasok na yung magneto natin. Syempre ito, tornilyohan na natin at ilasabihin natin tong gear starter o connecting starter gear ng ano natin, starter. Yan. Ipita na natin. Yan, madali lang shampooin. Hindi naman siya mahirap. Medyo mahirap lang siya pagdating sa transmission. Kaya ito lang may advice ko pag gusto nyo buksan yung motor nyo. Huwag nyo nang iwahiwalayin ng gusto yung mga transmission gear para hindi kayo nahirapan sa pagbabalik. At lagi pag babaklas nyo yung makina, lagi kailangan naging nasa baba yung clutch side. Ayan, at ilalagay na natin itong neutral indicator switch. Dito naman na dito natin ito yung switch na nagbibigay ng 1 2 3 sa dashboard natin. Pag cambio natin ng firmware, nagsisit yung wire natin kasi naka body ground to. Yung sa ilaw natin is naka sa main indicator natin is naka positive. Ayan, okay na yung indicator switch natin. At syempre itong clutch cover natin. Ayan. Sa clutch cover naman ang paglagay ay sa magneto cover natin, siguraduhin nyo na walang tornilyo na nakaloob or nakalagay dun sa maestro natin or dun sa magneto natin para hindi nagkakaproblema. Ayan, kailangan laging double check.
Tutorilyohan lang natin to. Ayan guys, tapusin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung naging okay na ba yung ginawa natin. Yan, tutorilyohan lang natin to, paikot nga, higpitan natin. Ayan. Siyempre, itong tornilyo dito sa loob ng connecting gear natin nga pupuntang starter, meron pa rin dito. Yan, ito yun. Bago nyo mabaklas yung magneto, kailangan nyo pang baklasin yung connecting gear natin papunta sa starter natin para mabaklas ng tuluyan yung magneto natin. Kasi pag hindi natin yun binaklas, ay hindi natin matatanggal yung magneto cover. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyong tornilyo. Nasa ilalim to ng connecting gear natin ng starter. Ayan. Siyempre, washer. Ayan. Ayan. Lalagyan na lang natin ng tornilyo. And okay na yung magneto natin. At ilalagay na natin itong takip ng cylinder head natin. Siyempre yung sunod natin dito yung manifold. Manifold ng carburetor natin. Yan ang tornilyo naman ito. Alam nyo naman is 10mm. Pero bago nyo, yan nga, bago nyo lagyan ng cover, check nyo yung valve clearance kung okay naman. Diretso na ang takpan. Pag hindi, kailan nyo i-adjust. Para hindi na kayo paulit-ulit pag nakabit na yung motor. Ayan. Higpitan lang natin tong tatlong tornilyo na to. At ilalagay na natin tong carburetor manifold natin. Ayan. Yan, tutunrilyohan lang din natin to. Para may kabit na natin dito sa chassis at napandar na. Ayan, okay na yung makina natin, nabuo na, napalitan na natin ng gear. Isasalpak na natin siya dito sa chassis. O dito sa body niya. Ito na nga yung makina natin, nakasalpak na. I-install na lang natin yung mga bracket, ibang tornilyo, at syempre itong electrical natin. Electrical pumunta dun sa wire harness natin. Yan, yung bracket dito ikakabit natin. At syempre tambocho. At yung bracket din o engine support natin. Ayan. Ayan. Naikapat na nga natin yung mga bracket, engine support, kadena. Itistingin natin siya kahit di ba siya maandar. Ayan, makakita nyo. Pero meron natin. Segunda. Ayan. Tercera. Makakita nyo kahit lakas ang wind na siya maano. Yan, okay na siya. Okay na yung third gear natin.
Ha, papandarin muna natin. Papadisting natin sa may-ari. Ayan, okay na yung andar niya. Umaandar na siya. Kaya kung nagustuhan mo itong video na ito, palike na lang din at pashare, at maraming maraming salamat sa panonood at sa mga patuloy na support sa akin channel. Maraming maraming salamat sa inyo.